Hi! Mapapagandang buhay, mapapasayang buhay, at mapapaunlad na buhay. Ayan. Magandang araw sa mga makaka-view nito. And ayan, as you see, ang aking buhok ay salt and pepper na. So meaning to say, ako ay nasa tauna na ng katandaan. Yan, actually I'm 61 years old now. Natutuwa lang ako kasi lately dun lang ako na focus sa YouTube. Ayan. Kanya ang dami kong naobserbahan at ngayon eh hot ang mga vlogs, ang mga issues. Yan, yung issues, siyempre, number one, yung issues sa president, and then may issue sa mga kritiko ng administrasyon. Meron ding papainit habang papalapit ang 2022 election, siyempre, yung mga nag-prepare dyan. Ngayon na natin sila nakikitang lumulutang. Ayan. Maririnig natin dun sa mga oposisyon, dun sa mga kritiko ng Duterte administration, yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga opinion, yung kanilang saloobin, yung kanilang inggit, yung kanilang galit, yung kanilang ayaw. Well, pareho lang sa administration naman. May mga retaliation sa mga, siyempre, sinasagot yung mga sinasabi ng mga detractors. Ayan. So, na bibiyo ko yan yung mga iba-ibang balitaktakan, mga ngak-ngakan, mga ingayan, di ba? May mga mahalagang issues, may mga nonsense na mga patutsada, may mga pagmumura, siyempre kay PRRD, ayan, kanya yung, pati yun na bibigyan ng puna na hindi maganda, sabi ko. May presidente ba naman nagmumura? So, ako, nakita ko yung kahalagahan ng YouTube. Na tingin ko ngayon na sa mga social media ang YouTube ang kompleto yung elements kasi makikita mo doon yung videos, makikita mo doon yung mga pictures, ayan, naririnig mo sila magsalita, nakikita mo mukha, kung ano mga reactions ng mukha. Yan. Kanya maayos ang YouTube, merong mga comments kaagad, may mga live streaming na talagang marami kang matututunan. At ako'y natutuwa kasi I'm gaining knowledge and awareness, and also YouTube posts are now sources of enlightenment dun sa ating kasalukuyang sitwasyon, yung pagkonekta ng kasalukuyang kung status in life with all the posts na panood ko na. Ayan. Napaka ganda yung kagabi tungkol sa West Philippine Sea. Bakit nananahimik ang pangulo? Napabilib ako dun sa sinabi ni President Duterte na there was a time in the past during Noynoy Aquino administration na nagkaroon ng confrontation yung mga Chinese vessel or military at yung ating mga Philippine military sa West Philippine Sea. Maganda ito, ang ganda. And then, siyempre, ang US, kaibigan ng Philippines, so nagkaroon siya ng order
na kung maaari ay mag-retreat. Okay. Ang China and at the same time mag-retreat ang Philippines. So ang nangyari pala during Aquino administration, nag-retreat ang Pinoy, mga Pilipino. Pero ang in-check, ang Chinese, hindi sila nag-retreat. Nanatili sila doon until they constructed what they want. Yung mga infrastructure na ngayon ay nasa West Philippine Sea. Sabi nga ni President Duterte, bakit sila umatras? Ibig sabihin, umatras sila at ang China hindi umatras. Ang may-ari ng West Philippine Sea ay ang Chinese. O yung mga ating kiniklaim na islands doon. Kasi hindi sila umatras eh. Alam nila sa kanila yun. Tayo, alam natin, sa atin din yun. Pero umatras tayo. So yun. Now, hindi umatras ang Chinese until they constructed kung ano gusto nila doon. Nag-station sila doon. Tayo naman, umatras. Minsan-minsan, may pumupunta doon. Ayun. So, nagkakaroon ng tension doon sa agawan ng teritoryo o ng mga isla. Pero hindi lang China, Philippines ang kasama sa nagko-contest doon sa mga islands. Kasama din yung mga neighboring countries. Ngayon, tama si si Digong. Ba't ka umatras niya sa'yo yun? Alam mong sa'yo yun eh. Dapat di ka umatras. Nagpatuloy ka lang dun. So meaning to say, hindi sinunod ng Amerikano, ng Chinese ang Amerikano. Diba? Kasi alam nila na sa kanila yun eh. Yung mga islands. Kasi kiniklaim pare-pareho. So yun. So nagkaroon ng chance ngayon na maglagi doon ng Chinese. Ayan. So, natapos ang term ni Aquino, natalo yung mga tao ni Aquino at pumalit ang Digong. Ayan. Diyan na ngayon. Ngayon, ang mga kritiko, pilit na ginagatungan ang Digong. Diba? Para gusto ba nila na mag-station si Digong doon sa West Philippine Sea, harapin ang Chinese. Eh, umatras nga yung mga Pilipino noon eh, nung panahon ni Aquino eh. Tapos ngayon eh, nagkukumahog yung mga kritiko na kumibo naman si Digong para doon sa claim ng West Philippine Sea. O, diba? Bakit yung panahon ni Aquino, ni Cory, at yung iba pa maging presidente, si Ramos, bakit hindi nila yun ginigiit? Ngayon nila iginigiit, o diba? So palpal ngayon. O bakit? Ayoko ng quarrel. I don't want quarrel. Ayoko ng gulo, sabi ni Duterte. Diba? Dahil kapag ginatungan mo yan, yung mga nasa West Philippines, yung mga Chinese, sigurado magkakagulo. O kung magkagulo, yung cost of war. Ayan, ang talino ni Duterte. Diba? Okay, magkakagyera, pero ano naman ang kapalit nun? O yung mga kritiko, hindi naiisip yun. Diba, yung kapakanan, yung peace, yung kapayapaan. Iniwanan pala natin yung lugar, eh. Tapos ngayon, nahabol natin. O de sana, nung magkaharap doon sa West Philippines, doon sa mga islands, nagtayo na pare-pareho ng mga structures. O kung hindi pumayang bawat isa, palagay ko naman na order ng US yun, sumuporta siguro ang US. Diba? Sabi nga ni Duterte, kahit UN paalisin ang China doon, di kaya ng UN ilang bansa ang UN. Diba? Kahit magpirmahan pa yung mga members ng UN dyan, di ba papaalis ang Chinese dyan eh. Kasi alam nila na kanila yun eh. O di ba? Tayo naman ngayon, umalis tayo doon. Alam natin sa atin yon, punta na tayo ng punta.
O ngayon, inaakusahan pa si Duterte na binabaliwala yung West Philippine Sea. Diba? Eh, hindi nila alam. May mga meetings pala na nandun ang mga cabinet members para magpatunay na hindi pinababayaan ni President Duterte ang claim ng Pilipinas sa territory within West Philippine Sea. So yan, doon ako humanga kay Digong. Yan, yung napaka-simple, napaka-diretso nung sinasabi niya. Although yung may katandaan na siya, minsan nag-stammer, nag-re-repeat ng mga words, pero very, very clear, very, very straight, very, very down to earth yung kanyang sinabi na kapag ikukumpara mo dun sa mga kritiko, na sinasabi ng mga kritiko na parang gusto nila yung bang inite aapuyan mo, parang ganun, tapos magkakagulo. Hindi nila iniisip na yung kapalit nung gyera, yung epekto nun sa mga Pilipino. Ano ba laban natin sa mga Chinese, di ba? Yun inaamin naman ni Digong na kulang tayo sa mga equipments, sa mga gamit, di ba, sa mga military equipments and tools para magamit sa pakikipag o sa depensa. Ay nako, talaga naman ang mga kritiko. Tama, nagmagaling nga. Sabi nga ni Digong Buang si Carpio. Akala siguro ni Carpio makaka-score. Diyos ko, boboto mo yung mga ganyan na mga insight na sabi nga niya, dreamer si Carpio. O nga, nananaginip nga. Yan, doon sa sinabi ni Digong. At proven naman siguro na hindi gawa-gawa ni Digong yung mga sinabi niya about dun sa how he treats, how he handles West Philippine Sea. Yan, kanya, nakita ko yung peace na gusto niyang i-maintain, yung diplomasya. Yan. At hindi doon nakita na pinabayaan niya, kundi ina-handle niya ng buong pag-iingat dahil iniingatan niya yung kapayapaan ng mga Pilipino. Ayan. Sana, sabi nga niya ganun, maunawaan siya. Ayan. Kaya lang, yung mga kritiko hindi yan makakaunawa. Hahanap yan ng iba pang ikabubutas na tingin ko this generation dahil dun sa pagbabago na pinakita ni President Duterte. Hindi na katulad dati. Hindi na katulad yung 1986 na nung i-televise sa TV na si Cardinal Sin, o lumabas kayo, pumunta kayo sa EDSA. O isa ako dun sa sumunod. May banner pa ako. Actually, nakatira ako sa Makati, sa poblasyon. Likod ng Makati City Hall. Kanya alam ko yan, nakasama ako nila Jojo Binay na na-appoint ng mayor ng Makati nung umupo si Cory. Na pinoform niya yung mga pupunta ng EDSA noong February 24. Yan. Totoo yung kasama ko doon. And I have a banner, deliver us from evil. Kasi na-brainwash ako ng mga rallyista na Santambak, sa Recto, sa Mendiola, sa San Miguel, Manila, sa Ligarda. Ayan, na dinadaanan ko. Ayan. Na-brainwash ako. Sumama ako doon sa EDSA actually. At nakatira pa ako sa Makati na ma-appoint ni Cory government ang Binay. Ayan, nagja-jogging yan si Binay sa tapat ng inuupahan kong boarding house. At yung street, Putikan, yung aking tinitiran. Si Jojo Binay pa ang nagpa-aspalto that time. Kasi yung extension na yun ay squatter.
kanya, burak ang ano ang daan kapag kapag nauulan na, no, malakas ang ulan. Ayun, tuloy-tuloy yung maliit na eskinita na yun sa gilid ng Makati Pumping Station papunta sa gilid ng Ilog Pasig. Pinaasfalto niya yun papunta hanggang doon sa gilid ng Pasig River. Yan, time ni Jojo Binayan, no, na-appoint siya. Ayan. Bago siya na-elect, na-appoint yan ni Cory Aquino. Kanya, solid dyan na dilawan. Kahit nabaligtarin rin pa bitukan ni Binay, hindi yan magbabago na dilawan. Kasi malaki ang utang na loob niya sa mga Aquino. Ayan, dahil in-appoint yan. Yun. Alala ko pa yan na maliit, pandak, na nakamaong, naka-ordinary t-shirt. Hindi mo isipin na lawyer yan eh. Yun. And actually, binoto ko pa nga yung si Binay eh, nung Duterte, nung 2016. Kasi kami utang na loob din ako sa kanya. Kasi stepfather ko, retired policeman ng Makati, Southern Police District. Ayan. Kanya, binoto ko siya noon. Hindi ko binoto si Digong. Bumoto ako na out of utang na loob. Pero natalo si Binay, nanalo si Digong. Ayan. Pero kumpara ko, after EDSA, and then pumalit si Ramos, pumalit si ERAP, si GMA, pumalit si Aquino. Alam ko lahat sila gumagawa sila ng plano eh. Pero kakaiba yung plano ni Digong. Napansin ko, within 6 years, hindi po pwedeng wala siyang paikpakita na first class infrastructure, first class result on drug war, first class result over corruption. Ayan. Kanya ngayon, masasabi mo eh, yung mga criminals in the street, di ba? Wala na yung mga nagtatakbuhan ng mga snatcher sa kalye, di ba? Ang linis na ng kapaligiran, o yung waste management, yung environmental protection. Ayan. So yung mga waterways, mga rivers ng Manila, ano na ngayon? Ikumpara sa lahat. Dati nga eh, nung Ramos time eh, sumali ko sa contest eh, Paskong Pasko sa Ilog Pasig ko. Yan ang title ni Ping Ramos, yung kanyang misis, na siya ang chairman. Ni hindi nga naibigay yung premyo namin noon eh. Hindi ko lang alam, baka yung nag-coordinate kinuha. Yan. 10,000 ang premyo ng first prize. Nag-first prize kami. Best Belen. Pasko yun eh. Best Belen along Pasig River. Best Belen at night. Ang nanalo yata first prize on Hospicio de San Jose. Yung grand prize. Kanya ano, hindi ko nakita yung mga pagbabago. Pero yung mga kritiko, hindi nakikita yun. Nakikita nila yung mga doon sa COVID. Aba, lahat na lang sinisisi kay Duterte, ang hirap-hirap ng Pilipinas. Bakit marami bang pera ang Pilipinas? Tawa ko doon. Gusto ni Lenny na magkaroon ng swab cab. O edi ang daming sasakyan noon all over the Philippines. O saan siya kukuha ng pera noon? O, di sana ginamit na yung 195 million na unutilized budget ng Office of the Vice President noong 2019. O ngayon nga kasi nag-propose siya ng propose. Di ba yung mga ano, mga tapos sa survey naman, kulelat na. O, dapat kapag ikaw ay kritikong matapang, alam mo na mataas din ang rating mo. Baligtad ngayon ng mga oposisyon, mga bagsak sa rating, sila ang maiingay. Diba? Sila ang mayayabang. Baligtad. Dapat, kapag ikaw ay mataas sa rating,
lalo mong lalo kang ginaganahang gumawa ng mabuti sa mga Pilipino, sa taong bayan o sa mga sa proyekto sa bansa mo. Baligtad sila. Wala na nga silang magandang contribution. Sangkot-sangkot sila sa PhilHealth, si ano, si Ontiveros. Diba yan? Ang lalakas pa magngangak-ngak. Parang cover up nila yung pagngangak-ngak nila dun sa kanilang mga pagkakasangkot. O delima, diba? Parang ano, parang malinis. Ano ba yan? Ganun na yata katindi ang pakikipaglaban kay Duterte. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon. O dahil hopeless sila. Para bang ano eh. Kung ang politiko eh sa kanila eh a matter of life and death. Yung ganon na hindi na sila ano, hindi na sila maliligayahan kung sakaling hindi sila manloko o magbigay ng mga black propaganda sa mga tao, mag-brainwash na hindi naman dapat. Diba? Yung sabi ng isang vlogger, itinalaga ng Panginoon kung sino gobyerno natin, dapat godly, diba? Kapag ikaw ay nag-serve sa tao, i-connect mo sa Panginoon kung ikaw ay nasa public service kasi in-appoint ka through God's will. Ano ba yan ang ating mga critics? Ewan ko ba? Ang daming, pati yung pantry, hindi nila alam. Yung pantry, yung mga nagko-contribute, they contribute out of love. Pero itong mga ano, mga kritiko, nilalagay nila dun sa side na kasi walang pondo ang gobyerno, ayaw maglabas ng pondo ni ano, ni Duterte. Diba? Akala siguro nila ay umiihi ng pera si Duterte. Eh ngayon, yung mga pati, ang ganda na ano, tingnan. You would feel the love of the citizenry. Yung mga nagbibigay and then the need matitil mo visibly na itong tao na to kailangan, itong tao na ito gusto niyang mag-share. It's an interaction, it's a perfect relationship na mayroong pagmamahal. Hindi yung batikos na walang pagmamahal yan. Ano ba yan, mga oposisyon? Di ba nakakahiya? Sabi nga nila eh, makakapal na eh. Wala na tayong magagawa. Pero ang mga taong bayan, dapat, wag nila akong gayahin that time na nag-brainwash ako ni Jaime Cardinal Sin. Religious kasi ako nung araw eh. O, simba ako sa Quiapo kahit maraming nagra-rally. Simba ako sa St. Jude kahit maraming nagra-rally. Ayan. Nung ano, mapaali si Marcos, nagalit ako kay Marcos, galit na galit ako. Gumante ko. Diba, napaalis ako sa trabaho dahil sa kaano ko, kabobohan ko. And then after which, 1986 hanggang year 2016, ayun, hindi bumaba ang presyo ng galunggong, pangako yun ni Tita Cory eh. Diyos ko, nung panamatay si Tita Cory, naglakad ako, nakachinelas lang ako, yung beach walk. Nakasugat-sugat papa ako. Pauwi, walang sasakyan. Ang sumakay ako dun sa mahabang truck na pinagpatungan ng ataol ni Tita Cory. Tapos pagdating dyan sa Buendia, tumalun ako dun sa taas ng truck. Nakahawak lang kami dun sa mga, dahil walang ano yun eh, walang harang sa gilid, kundi mga poste. Iba yung mga ganun na ano, na experience ko sa pagmamahal ko dun sa Aquino that time. Kaya lang, yun nga, kapag susumahin natin yung democracy na sinasabi, yung freedom, hindi lang yung democracy, hindi lang yung freedom. There are certain rules na exception to the rule na kailangang implement. So democracy will come
to its essence, pati yung freedom na sinasabi natin. Hindi. Freedom, daming mga magnanakaw, daming addict. Democracy, daming addict, daming mga hold-upper. Ganun ba yung democracy? Hindi. Ang democracy and freedom, meron yan na kaakibat na peace and order and safety. Dapat ganun yun. And nakita ko yon sa Duterte government. Wala. 35 years since 1986, walang nakahigit dun sa kamao ni President Duterte. Kanya, I don't know kung ano ang inyong mga saloobin, pero ang Pilipinas ay hindi susulong kapag dun sa 35 years na performance o accomplishment lang natin ibabatay kung paano tayo boboto sa election 2022. Ayan. Yun lang po. Thank you very much and good day again.